So what is up sa inyong mga kalahing? Ngayon ay welcome to the episode 1 of Alam Mo Ba or Alam Nyo Ba. Ngayon ang pag-uusapan natin kung gaano ka weird or parang may puzzle na binibigay ang Diyos sa atin. Dahil taga 100 years may pandemic na lumalabas mga kalahing. So before the video starts, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-turn on ang notification bell, at pakihit na rin ang like button. Salamat sa suporta niyo. So this is my opinion only mga kalahing. Kung totoo nga bang may puzzle mga kalahing. No? So titingnan natin dito sa web browser ang ating mga itutukoy ngayong araw, mga kalahing. Ayan. Here is the 1620 pandemic, mga kalahing. Ayan, mga kalahing. Ayan. The second plague pandemic was a major series of epidemics of plague that started with the Black Death, which reached Europe in 1348. So specifically mga kalahing, di siya tinatawag na pandemic mga kalahing. Epidemic lang siya mga kalahing, no? At nasa Europe lang ito mga kalahing. Ito ang isa sa mga pinakadelikado or napakadelikadong virus mga kalahing. Ito ay tawag ay Black Death or Bubonic Plague. Napakadelikado nito mga kalahing. So here is a picture sa mga na-infected mga kalahing sa bubonic plague mga kalahing. Itong 1620 pandemic natin or bubonic plague is isa sa pinaka delikado talaga mga kalahing, napakadelikado nito. Fourth Black Death victims dies as Russia vaccinates. Ayan mga kalahing, sa 1620 pandemic may namamatay pa rin ngayong mga tao dahil sa Black Plague or sa Bubonic Plague. Yung mga kalahing, infected person. Ayan mga kalahing, so para siyang ganyan, mas nakakatakot pa siya sa COVID-19 mga kalahing. And mas high pa ang death rate nito mga kalahing. It has a higher death rate mga kalahing. So ayan mga kalahing, ito yung gamit na mask ng mga tao nung sa unang panahon mga kalahing sa bubonic plague. Ito ay ang sabi ng according sa narinig ko mga kalahing, bubonic plague, it is caused by the owls mga kalahing. Wait, search natin what caused bubonic plague. Yan mga kalahing. Yan. There you go, basahin natin to. It was known as the Black Death during the 14th century, causing an estimated 50 million deaths. So ayan mga kalahing, there you go. It has a much higher death rate mga kalahing and 50 million deaths mga kalahing. So imagine niyo yan mga kalahing, no? Kung ilan yung namatay mga kalahing. Sorry sa disturbo natin mga kalahing. So ayan, what causes bubonic plague? 50 million deaths siya mga kalahing. So as you can see, kung ikukumpara mo to sa COVID-19 mga kalahing, which ang na-infected is nasa mga kalahing research natin. So ang total ng COVID-19, mga kalahing. So ang total ng COVID-19 mga kalahing is, wait a minute,
ba't di siya nagsishow? Sorry mga kalahing, may ano tayo, technical difficulties, I'm sorry. So, ang confirm sa US mga kalahing, no, 5 million ang namatay is 166. Overview tayo. Yan mga kalahing, ang worldwide natin is umabot sa 20.6 million dahil sa COVID-19, and ang na-recovered is 12.8 million. Ang namatay is 749,000. So kung ikukumpara mo siya sa bubonic plague mga kalahing, napakadelikado nito. Kasi as you can see, deaths mga kalahing sa COVID-19, again, 749,000, habang ang sa bubonic plague, 50 million deaths mga kalahing. At ang nakakatakot nito mga kalahing is hindi ito umabot sa Asia mga kalahing. Ito ay sa Europe lamang. Pero umabot ng 50 million deaths, akalain niyo yun. At dito sa COVID-19 is worldwide na to mga kalahing, pandemic siya. Worldwide talaga, 749,000 deaths. So walang kaya ang COVID-19 sa bubonic plague. At ito ay napakadelikado. Ito ay napakadelikadong sakit talaga mga kalahing. Buti hindi tayo umabot sa ganitong year mga kalahing. So yun mga kalahing, punta tayo sa 1720 pandemic. Wait a minute mga kalahing. There you go. 1720 pandemic disease. There you go mga kalahing. Di lang ako ang nakakapansin nito. There you go. 1720 Great Plague. And wait na mga kalahing ha. 1620 pandemic, second plague pandemic siya mga kalahing. Lumalabas siya sa 1620 at sa 1720. So parang 1720, di ko alam. Sorry mga kalahing, parang matagal din tong nawala tong bubonic plague kasi lumalabas pa rin yung ano niya sa second plague pandemic dito sa 1620. Ngayon naman labas pa rin. Tingnan natin. Sa 1720 talaga siya nag-start para mga kalahing. So, X natin yan. So, as you can see, we have 1720 Great Plague or called Black Death or Bubonic Plague mga kalahing. So, 1820 cholera. So, common pa rin to. Kahit ngayon, di pa rin nawawala itong cholera. So, mga kalahing, ang cholera, ayan. As you can see, nag-start ata ito sa Asia, mga kalahing. Dahil dito, nakita natin, wait mga kalahing, naglo-load pa. Isa rin sa natamaan ang Pilipinas dito. By 1820, cholera had spread to Thailand, Indonesia, and the Philippines. Sa bansa natin mga kalahing, sa 1820, may cholera pandemic mga kalahing. At ito sa 1720, tapos na tayo na ito. So, let's move on to the 1820 mga kalahing. So, di lang ako ang nakakapansin sa mga ganito-ganitong bagay mga kalahing, no? Marami ring tao ang nakakapansin. As you can see, there you go mga kalahing. Sa 1720 may bubonic plague, 1820 may cholera pandemic, 1920 may Spanish flu tayo mga kalahing. Ayan. Wait, nalimutan kong i-add. So, yun siya mga kalahing. 1920 pandemic. Ayan. Enter natin. So, as you can see mga kalahing, marami ding tao ang nakakapansin nito. Kasi, maraming sabi-sabi every 100 years mga kalahing.
Yan, 17, 20, 18, 20, 19, 20, 2020. Parang may, parang nagbibigay ng, ano, password ang tawag dyan. Parang nagbibigay ng puzzle ang Diyos, mga kalahing. So, every 100 years. Yan, marami na nga memes na ito. 1720 plague, 1820 cholera outbreak, 1920 Spanish flu, 2020 coronavirus. Sa totoo lang, parang baliktad to kasi yung 1720, yung black plague, yung pinaka-delikado, mga kalahing. As you can see, ang rami talagang tao yung nakapansin na nito, mga kalahing, that every one year, I mean every 100 years or one century, nagkaka-virus, mga kalahing. Parang ang weird niya kasi parang nagbibigay ng pattern, parang ipinadi-discover. Yes, so nakakatakot siya, mga kalahing. So yan, let's move on to the 1920 Spanish flu pandemic. Ayan, napakadelikado na rin nito, mga kalahing. Isa daw to sa, according sa na ano ko narinig, mga kalahing, yan, the Spanish flu, also known as the 1918 flu, was an unusually deadly influenza pandemic, mga kalahing. So as you can see, mga kalahing, deadly daw, mga kalahing, deadly, yan, deadly siya. Fatality is 50 million, date 1918. So, 2 years siya bago nawala, mga kalahing. So, hopefully, sana mawala na tong COVID before mga 2 years pa, mga kalahing. No? Kasi namamatay na talaga lahat ng mga business at marami nang namamatay na mga tao natin, mga kalahing. So, tingnan natin kung ilan yung fatalities natin or fatalities sa 1820 pandemic. Fatalities. Eh, ba't naka-caps lock? Ayan. Fatalities. So, yun siya, mga kalahing. Di ko makita, mga kalahing. Di ko makita. The first cholera pandemic, also known as the first Asiatic, di ko alam kung paano to, i-read. Asiatic ata to, or Asiatic. Cholera pandemic or Asiatic cholera began near the city of Calcutta and spread throughout South and Southeast Asia. So Southeast Asia, mga kaling, or Asian. Dito yung Singapore, Philippines, marang ganyan, mga Thailand, di ko alam. So yan. Yan. Maraming ano neto, conspiracy theories, mga kaling, about sa pandemic na ganito every 100 year. So, ang fatalities ng ano natin, ng Spanish flu, 50 million, mga kalahing. 50 million. So, napakadelikado rin ito. Pero, kung sa akin, irarang ko to na mas delikado talaga yung ano. Para sa akin is number one na pinakadelikado yung ano, guys, bubonic plague. Kasi yung skin mo, para kang ano, dinadrug slowly to death, mga kalahing. So, itong Spanish flu, delikado ito. Pero as you can see, ibang-iba yung ano, generation sa ano, sa 1720 at sa 1920, mga kalahing. Kasi mas marami ng mga gamot dito sa 1920. So, okay, research natin what caused the pandemic. The Spanish flu. There you go, or Spanish influenza. The effects of the Spanish flu, basahin natin to. It struck with amazing speed. It overwhelmed the body's defenses. It caused the victim to drown in their
on bodily fluids. A healthy individual in the morning would have been dead by evening. 20 to 40 million people died worldwide. So yan mga kalahing, napakadelikado po rin ang bubonic plague kasi 50 million deaths sa Europe at ito 20 to 40 million people died worldwide mga kalahing. So yan, worldwide at para lang din tong sa COVID pero influenza yung tawag nito or Spanish flu mga kalahing. So ito 20 to 40 million ang namatay habang worldwide siya habang buti na lang ang COVID is 749,000 lang namatay. Tapos worldwide pero kaawa naman yung namamatay kahit pa worldwide yan or mababa sa ating tingin. Napakaawa nila guys. Ang rami na niyan para sa mga namatayang tao guys. So yan, 20 to 40 million ang na-infect, ang namatay worldwide. Tapos ang kung ikukumpara natin siya sa COVID-19, ang COVID-19 is may 20 million cases siyang na-confirm. So yan mga kalahing. So punta na tayo dito sa ating generation, generation natin, the 2020 pandemic, also well known as the COVID-19 or NCOV-19. Ayan. There you go. Marami ng ano dito, racism. The problem. How bad will it get? The Economist. Britain's after Brexit. Trump's one-sided peace plan. Private markets, a dangerous obsession. Yan, ito yung nakaka-problema sa China. Ito yung nakaka-spread ng virus, guys. Itong dalawang animals na to. Ito yung kinakain ng China sa Wuhan market, guys. Sana maiba na itong pagkain ng mga delikado or yung mga katulad ng ano bats or etc. guys, kahit ano. Ayan. So, ito yung nakaka-cause ng ano natin, pandemic ngayon. Dahil sa pagkain ng China, ng pangolins at bats, mga kalahing. Yes, bats. So, ang bats, mga kalahing, according sa narinig ko rin, bats have a marami siyang dalang virus. Anong English nito? So, di ko ma-English, mga kalahing. Yan. Marami silang virus, mga kalahing. Bats have many viruses. So, yan, mga kalahing. As you can see, napaka parang yung mukha nila, mga kalahing, no? Para nang may dalang virus talaga, mga kalahing. So, sana naman di na kumain yung mga Chinese na people ng mga bats. At yan, napaka-delikado nito. So, as you can see, napaka-gross nilang tingnan. Lalo na itong mukhang to. Yan. Para siyang alien. So, this is the second animal, guys, na kinakain na rin ng mga Chinese. Itong pangolins, guys, napaka-cute nito. Ang cute nitong mga animals na to. Pwede mo silang i-touch, pero bawal mo silang kainin. Ito rin ang isa sa nakakos ng COVID-19 mga kalahing, no? So dito siya harmful mga kalahing. Kung itatouch niyo, di siya katulad sa bat na kung hawakan niyo or kung makagatan kayo or ano ba 'yan, maihian. Ayan, 'yan yung delikado talaga sa bats. Maihian ka. Parang yung sa frog mga kalahing, may poison parang ganyan. So, ito yung pangolins, mga kalahing. Napaka-cute nila. Para siyang yung nasa Pokemon, mga kalahing. At I think they predicted the future kasi yung, as you can see, kung paano sila maglakad. Ayan, kung paano sila maglakad, mga kalahing. Para silang naghuhugas ng kamay. So, I think this is the sign na sila yung kumos ng COVID-19. Ito yung warning na ano, kailangan talagang maghugas ng kamay sa future virus mga kalahing.
So, ito lang naman yung ano, sinasabi kong pag-uusapan natin ngayon. Sana nagustuhan niyo ang ating content at sana may natutunan kayo dito, mga kalahing. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at paki-turn on ang notification bell. At again, paki-hit ng like button. Salamat sa suportan niyo, mga kalahing. At finally, na-monetize na tayo. So, this is the end of the video. Goodbye, mga kalahing. Stay safe sa COVID-19. At huwag niyong kalimutan magpatibay ng katawan.